Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating online sambang gabi, mga kapatid. At ngayon po ay sa buong isang taon na parang na last year po online sambang gabi ang Marikina. Tapos ngayon naman po ay may online sambang gabi po ulit na para po sa taong ito ay nakita po natin na talagang nandun yung kabutihan ng Panginoon. At sa mga napakinggan po natin ng mga totoo, last year, madaming mga nag-testimony at ngayon din po makakarinig tayo ng mga iba't ibang testimony tungkol sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapatid. At ngayon po, ang testimony ay manggagaling sa amin dito sa Sariaya. Or, wala po pala kami sa Sariaya ngayon kasi magkakalayo po kami, mga nasa Batangas, nasa Tanawan. Pero, galing po sa Sariaya Congregation, ang maririnig niyo po at testimony po ngayon. At ngayon nga po, ay nakita niyo po ang mukha ng magta-testimony po na si Alex. At na familiar po kayo sa kanya, nakita niyo po siya sa mga online sambang gabi po natin, sa worship team, ganun din po sa kapag pumunta po kami dyan sa anim, ay nakikita po natin na may mga compositions pang nangyayari, may mga song compositions pa, may mga kung ano-ano pang mga sasayaw, madami pang mga pinagagamitan po sa kanyang ministry. At ngayon po ay maririnig po natin yung kadakilaan ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan naman po ng pagkakapasa niya sa DOST and everything na lahat po ng binigay sa kanya ng Panginoon. So Alex, go take it away. Ayan. So, thank you po. Thank you po again sa mga nakigalak sa aming pong pagkapasa sa DOST Scholarship. So, story lang po sa aking pong sa DOST ko po talagang dun po sa binigay na pagpapala sa akin ng Panginoon, talagang ramdam na ramdam ko po kung paano yung care, yung love po ng Panginoon po sa akin. Talagang sa pag-aaral ko po mula po elementary po, ako po kasi laking lola po ako. So, si lola po yung naging instrumento ng pagpapala sa pag-aaral kong yun. Tapos po, yun, high school po, naging scholar po ako. At na may 4 years contract, tapos po in-extend ng Panginoon, na hindi lang po extended, kundi in-upgrade niya pa po yung blessing na yon na yearly po meron po akong tatanggap. Tapos dinoble po ng Panginoon sa akin pong last 2 years sa high school. Tapos po ngayon naman po, college na po ako. Ayun nga po, nakapasa po ako sa DOST. At yun nga po, sa doon po sa DOST, yung po exam talagang ang naging kapitan ko po doon talagang si Lord lang po. Kasi ang preparation ko po talaga sa exams na yon ay talagang sobrang konti lang po. Talagang hindi mo po akalain. Kung sa akin lang po, sarili ko talagang siguro po talagang sinuko po na po yun kasi hindi ko po talaga alam. Pero yun nga po, habang pong nag-e-exam talagang nandun yung panalangin. Katapos po ng exam talagang hindi ko po alam. Pero pinagpasa Diyos ko po ang lahat at alam ko po, kinlaim ko na po yun sa Panginoon na alam ko po Lord God na ang pagpapala mo ay makiklaim ko once again. Pero nung nag-ano po, nung nagbigay po ng list ng mga qualifiers dun sa exam na yun, anniversary po natin yun, midnight, nagpa-practice po kami ng sayaw. So, madaling araw. Yun. Opo, madaling araw po para po sa umaga. Para po sa umaga ang po, umagang umaga. Tapos po madaling araw kami kasi hindi po natutugma-tugma yung schedule namin. Pero salamat po sa Panginoon kasi yun nga po, nakapag-practice po kami. Do kahit pagod po, nandun po yung joy po namin sa pagsasayaw. Tapos po yun nga po, midnight. Tapos po, ano yung list. Tapos po wala yung pangalan ko doon sa listahan. Hindi ko po alam kung ano maramdaman ko. Pero may mga what ifs na po ako. Kasi po, di ba college po, maano ang gastos, tapos po hindi lang naman po ako nag-aaral, mga kapatid ko rin po, kapatid ko pong isa nag-tuition, tapos po isa ko pong kapatid ay mag-high school na, so may mga what ifs po talaga na umano sa akin. Tapos sabi ko po, baka iba yung way ng blessing ng pagbibigay Lord para sa akin. So hindi po namin alam na meron po palang iba pang list na may potential qualifiers pa po pala, na hindi ko po alam kung ilan yung pinakang dami ng nag-exam, mga marami po eh, libo-libo. Tapos po, 10, parang 10K po yung nakapasa. Tapos po, hindi pa po pala tapos yung 10K na yon. Parang may mga potential qualifiers ko po. And then later on po, nung
Wednesday po yun eh. Alam ko po Wednesday po yun kasi prayer meeting po. Talagang na bigla pong nakita ko po sa spam ko. Kasi po, nung nalaman ko po na mayroong potential qualifier, talagang pinagpe-pray ko po yun sa Panginoon na tuwing i-review ko po yung Gmail ko. Pagkagising ko po sa umaga, talagang pinagpe-pray ko po muna. Kasi talaga nakikibalita din po ako eh. Alam ko po na may way kasi ang Panginoon talagang pinagpray po natin lahat, pinagpray po natin. Pero nandun pa rin po yung hope na nasa akin. So, nabinigay ng Panginoon. So, yun nga po. Tapos po Wednesday talagang nung nakita ko po, di pa lang po yun, malalaking letra po kasi yung DOST. Potential Qualifier Notice. Ganun po. Tapos, hindi pa po siya nag-sink in sa akin. Tapos parang, ito na yung pinangako ng pang ito na yung pinagpray ko, ito na yung pinagpray namin, ito na yung pinagpray namin buong pamilya na sana ganyan, nawa ay magkaroon pa rin ako ng scholarship. Yun nga po, at salamat po sa Panginoon, talagang kapag po pinatiwala mo sa Panginoon yung mga yung future mo, yung mga pangailangan mo sa buhay. Talaga hindi kami bibigyan ng Panginoon bagaman nandoon yung talagang kabahin ka muna ng Panginoon, parang itatest talaga muna yung faith mo kung paano ka magtitiwala, kung paano mag-hold on ka pa rin sa mga pangako ng Panginoon. At talagang mula po dun sa senior high na in-extend and in grade ay dun sa college naman ay mas in-upgrade pa po ng Panginoon yung blessings na binigay po sa amin. At hindi lang po yun kasi sa pagdami po ng blessing, di ba, mas nandun yung ganyan pagbigay ng kaalaman, karunungan ng Panginoon sa atin sa pagmamanage naman ng ating mga resources na mga binibigay niya. At sa pagdami po ng blessings, nandun din yung pagmamature natin, yun, pagiging responsible din po sa mga blessings na binibigay po sa atin ng Panginoon. At napakasarap po na, yun nga po, napakasarap po na tumanggap ng pagmamahal na tagang lubos-lubos na galing sa Panginoon. At kung tutuusin nga po, ay wala po akong prayer na hindi po tinugon ng Panginoon. Kung meron man po akong mga nalimutang prayer, yun po ay ibig pong sabihin nun ay talagang napakaganda ng mga prayer na pinalit ng Panginoon doon sa mga nalimutan ko ng mga prayer. Yun po, kaya po talagang well-loved po ako ng Panginoon. Salamat po! Yun po ang aking story behind behind. So, yun, nakakatawa po yung testimony ni Alex. At ang sabi nga din po niya ay, yung panahon ng araw ng pag-exam nila, after pa nun, ay nasiraan sila. Pauwi. Pauwi, di ba? Yun nga tama. Po. Oo, ate. Di ba? Sobrang, sobrang ganun yung pag-iingat sa kanila ng Panginoon na kahit nasiraan man sila, at least ay after na nung pauwi exam, na hindi eh. nung before, Oo. di ba? Kasi, Na, oo, ate. kasi kung hindi, baka hindi kayo Oo, hindi na ako umabot or makaka-exam. Hindi na, ate. oo, o Kasi kaya baka lang naman late. oo, o kaya yung pag-ingat ng Panginoon, talagang nasa highway kayo, di ba, nung nasiraan kayo. Pumatok po yung... Sobrang salamat pa rin talaga sa Panginoon na talagang nandun yung pag-ingat sa inyo. At ganun, tanda ko nga po na na nagtatanong si Alex na parang, ate, ano bang assessment mo dun sa mga exam na mahirap ba, ganyan, ganyan. Tapos parang hindi ko na rin po matandaan kasi kung ano yung nangyari dun nung nag-exam din ako sa DOST. Sabi ko, basta mag-aral ka na lang. Oo, ate, ang sabi mo pa nga doon ay hindi madali, hindi mahirap. Pero alin doon? Hindi ko alam, pero yun po. Nakakatuwa nga kasi talagang nandun yung pag-iingat ng Panginoon at yung talagang paggabay niya na talagang sa buong lahat ng mga nag-e-exam every year, talagang libo-libo, di ba? Talagang ang daming nag-hope na makapasa sa DOST. Pero sa church po natin, sa Sariaya, sa Diyos po ang kaparihan, sa lahat ng mga libo-libo na naghahangad ng opportunity na yan, tatlo pong kabataan natin ang nakapasa po sa DOST. Ako, si Alex, at si Jean. So, ayun, talagang hindi po yung aksidente, talagang favor ng Panginoon. So, ayun, Alex, last part natin. Pwede mong mabigay na encouragement sa atin, sa mga kapatid natin na nandun yung pagsastruggle nila sa prayer na parang nakikita nila
delayed or nakikita nila parang hindi tinutugon ng Panginoon, di ba? Parang kagaya sa story mo kanina na nandun yung pagkakaroon pa ng potential na parang dinelay muna yung announcement na nasa ibang list ka pala. So anong pwede mong mabigay na encouragement pa sa mga nagaganong may mga struggle natin ng mga kapatid na hindi mag-let go doon sa hope na meron sila sa Panginoon? Ayun ate. Ang sa akin kasi, 'di ba, doon sa pagiging potential qualifier na 'yon, yung saya ko nung nalaman ko na potential qualifier ako, nang talagang pick na, talagang mahal na mahal ako ng Panginoon kasi may patwist pa pala ang Panginoon. Pero doon sa hindi pa kasi siya qualifier, may potential sa unahan. So may mga worry pa din ako, what if hindi nangyari, maano, parang yun nga, pinapangunahan natin ng Panginoon. Pero yun nga po, bilang doon sa prayer natin, kapag may binigay tayong prayer sa Panginoon, i-expect natin yung unexpected kasi hindi talaga natin malalaman kung ano ba yung itutugon ng Panginoon sa atin. And bagaman may mga delay tayong na-experience, yun kasi yung way kung papaano matetest yung ating faith din, kung paano tayo mag-hold on sa mga pangako ng Panginoon. At may mga way talaga na parang sinasadya ng Panginoon na i-delay yun. Kasi hindi natin alam, baka meron pang hindi, parang hindi pa tayo ready, or parang hindi pa, parang meron pang ano sa ating loob na parang hindi pa natin kaya yung blessing na yun, or baka may dinadala pa tayo na hindi pa natin kaya yung kind of blessing na ganun. Kaya dun sa mga nag-i-struggle po, na panghinaan ng loob, balikan po natin yung mga answered prayers natin. Ilan ba yung mga answered prayers natin? Mas madami ba yon kaysa dun sa hindi na natugon ng Panginoon? At alam po natin na hindi po limitado ang kapangyarihan ng Panginoon. So alam natin na kung bibilangin natin yan, mas malaki yung bilang ng mga answered prayers, at yung mas better na answer do sa mga prayers natin. At balikan natin yung mga ano natin, mga past experience natin with our other prayers. And yun po yung naging hope ko din eh, na parang nung high school nag-extend si Lord, nag-level up, tapos itong college potential qualifier, parang hindi pa agad-agad binigay ng Panginoon. Wala ako dun sa listahan, pero dahil parang gustong i-test ang Panginoon. Parang gusto niyang makita yung faith ng kanyang anak. Kung mag-hold on po ba siya o susuko po ba. So, magda-doubt po ba tayo sa Panginoon kung yung mga past prayers natin ay nasagot, yung mga past prayers natin ay may mas magandang sagot? Magda-doubt po ba tayo sa Panginoon kung talagang nararoon na yung ano, yung parang ilo-look forward na lang natin eh. Though, dun sa mga nangihina po talagang madaling sabihin na huwag kang panghinaan ng loob. Pero ano po, nafe-feel po talaga natin yan na parang bakit ganun, parang hindi naman ata ako nakikinig ng Panginoon. Pero lagi ko natatandaan na hindi po bingi ang Panginoon sa ating mga prayers. Ang lagi po nating tatandaan ay yung mga pangako ng Panginoon, yung mga prayers na sagot ng Panginoon. At kung nanghihina man po tayo, wag po nating isipin yung mga bagay na nakaka-worry sa atin, burden po sa atin. Instead, ipag-pray po natin sa bawat oras, sa bawat minuto. Kung talagang yun yung desire ng puso mo, talagang ibibigay ng Panginoon. Kung yun yung favor niya, kung yun yung will ng Panginoon para sa atin, ibibigay niya. Dahil mahal tayo ng Panginoon, minahal po tayo ng Panginoon. At yun yung isa sa magandang privilege natin, na kapag tayo may prayer, nakakalapit agad tayo sa Panginoon. Hindi na natin kailang gumawa ng kahit ano, kasi hindi naman sa atin, kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon. So, ang i-look forward po natin ay yung love
ng Panginoon. Huwag po nating isipin yung mga bagay na nakakapagabag sa mga puso natin. Kaya yun, mas greater, lagi po natin iisip na mas greater ang love ng Panginoon po sa atin. At yung mga prayers na yan ay alam natin na kahit may delay, may tugon ng Panginoon. Yan po. Amen. At yun, talaga nakaka-bless nga, di ba? Sabi ni Alex na may higit na maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Bukod sa plano, di ba, parang kung iisipin natin bilang mga kabataan, ang dami nating aspirations na, Lord, ano, gusto ko itong gawin, gusto ko makamit to, ganyan-ganyan. Pero, ang Panginoon pala, mas higit pa sa kaya nating isipin yung magandang plano na binigay niya sa atin. At yun nga, yung kagaya sa testimony ni Alex na although may mga delay, hindi ibig sabihin na hindi pa prepared yung plano ng Panginoon or hindi pa prepared yung blessing na ibibigay niya para sa iyo, kundi ikaw mismo yung pine-prepare ng Panginoon para sa blessing na yun. At yun, nakakatuwa sa mga napakinggan po natin mga testimony ngayon sa buhay naman po ni Alex ngayong gabi. Ay, nawa po na pagpala po ang bawat isa. Nawa po ay ma-remind tayo na ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na simula pa nung una, simula pa nung creation, 'di ba? Na pinakita na ng Diyos yung pagpo-provide niya bago niya likhain yung tao. Pre-provide na niya lahat. Tapos yung pagbibigyan niya ng kanyang bugtong na anak para sa ating mga kabayaran ng mga kasalanan natin. Ganoon kadakila yung pag-ibig ng Diyos. So, wag tayong mapagod, wag nating i-doubt yung kapangyarihan ng Diyos kasi tried and tested na po yan. Amen? Amen? So, yun lang po. Salamat po sa pakikinig. Salamat din po kay Alex, kanyang buhay na nagbibigay po ng kapurihan sa Panginoon. At sa lahat po ng mga nakikinig ay thank you po! Happy Sambang Gabi and Merry Advance Christmas Merry po. Christmas! Bye-bye po. Bye-bye!